the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same, that through death he might destroy him that had the power of death, that is the devil. May sabi po tayo, and delivered them who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. Okay, let's pray. Lord, maraming salamat sa mga salita niyo, Panginoon, ngayong araw, Panginoon, hapon, na kayo po yung mag-aaral muli. Salayan niyo po ang gawa ng kaaway, Panginoon. Matuto, Panginoon, mga bata, especially na makinig. Matuto rin at mag-behave, Panginoon, yung mga datihan na, Panginoon, makita namin yung mensahe dito. Napakaganda po, Panginoon, kayo tinataas, but I pray na tulungan niyo po, Lord, kami sa pangunawa dito. Kayo po malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mga kapo na po. So again, sino pong bida sa Book of Hebrews? Manel? Manel? Sinong bida? Sa Book of Hebrews? Sa buong Bible, sinong bida? Jesus. Dami naman, Roniel. Okay, so tama, si Jesus, no? So, tapos tayo doon yung bago to, sa Acts, di ba? Si, yung bida doon, si Jesus pa rin, pero yung mga sinunda natin, yung kwento ni na Paul, ni na Peter. Ay, pero dito, dinidescribe, hanggang matapos yung Hebrews, dinidescribe lang si Jesus, yung ginawa niya, para saan yun, obviously para sa atin yun, para saan? Para saan? Di ba? Mga bagay na pinapakilala si Jesus. So, naalala niyo sa chapter 1, siya ay pinakilala na siya ay anak ng Diyos, siya ay Diyos. At siya ay mensahero din ng Diyos Ama. So, dati mga propeta lang, later si Jesus na. So, tinataas si Jesus dito, hindi siya basta-bastang tao, no? Siya ay Diyos, nagkatawang tao. Kaya may mga lesson tayo dito para sa mga mananampalataya, na hindi tayo dapat yung hindi tayo tumagal eh, dapat makikinig lagi. Kasi pag hindi ka nakikinig, kunwari liban ka ng liban sa church, kunwari attend ka minsan, so may mga blessing ka na nakuha dati, natutunan mo sa church, di ba? Tapos medyo tatamanin ka, hindi ka attend ng isa, dalawang linggo, attend ka ulit, tapos natamanin. Ang nangyayari, yung mga naituro na sa'yo, yung sanlibutan, iba tinuturo dyan eh. Diba? Kaya sinasabi ko sa inyo dito, iba, naintindihan ko yung iba sa inyo. Parang ayaw na dito, nasabi ko na sa last time yung TikTok, diba? Pag nasabihan kayo ng ganun, mag-isip lang kayo again, kasi wala naman, si Pastor wala naman pipilitin sa inyo kahit isa sa inyo. So, ginagawa natin dito, inaaral natin ano ba yung kalooban ng Diyos. Tapos, sasabihin ko sa inyo yun. Kayo mamimili ngayon kung kumbinsido ba kayo, diba? Diba? Sinabi ko, huwag makulit. Ayoko dyan, bawal pala makulit eh. Mag-isip ka ngayon, tama ba maging makulit sa church? Hindi na, pwede naman maglaro sa labas, di ba? Ah, pwede naman. Sige, church ako. Okay? So iba, ganun din. Ah, ayaw ni Pastor sa TikTok. Hindi ko naman ayaw sa TikTok. Sinasabi ko, karamihan dyan, puro kalokohan. Yung sinasabi ko, sa games, pag puro games ka na lang, may sira ulo mo. Alam nyo ba yun? May psychological effect daw yan. Ihina ka, mabobobo ka daw dyan. Alam nyo ba yon? Parang ano rin yan, parang ibang addiction, like ng drugs. Matindi yung drugs, kasi physical talaga yun. Ito medyo emotional, tsaka psychological din. Kala mo yung mga nakikipag-interact ka yun sa nikilala ko, naalala ko tuloy. Nabanggit ko na rin ito, mga bago kasi ito eh. Ngayon akong kilala, hindi ko napangalanan, sana hindi niya marinig to. Pero kaibigan ko yun. Alam niyo nangyari sa kanya, magaling sa trabaho. Kaso nag-asawa siya. Talagang pinagmamalaki. Ako, ikaw yung aking... ganun pa sila sa Facebook. Eh. Parang sweet na sweet ba? Sweat na sweat. Mausisa mo, mabalita mo na lang, giwalay. Okay? At ang malala, yung lalaki iniwan ng babae. Ang nakakita ng ganun. Ikaw ba, Denver, gusto mo iwanan ka ng babae? Asawa mo yun, ha? Ang sapak sa atin yun, di ba? Madalas nang iwan lalaki, pero wag din. Di ba? Masama rin yun. Pero, iniwanan ka ng babae, matindi yun. Gusto mo, parang wala kang kwenta nun, di naman. Pero parang ganun. Di ba? O, syempre, hindi na ako nakabalita kung ano nangyari.
Ang nahihiya din sa akin kasi, kasi mini-witnessan ko yun, ayaw. Nesya lang ko yun. So, pero napagtanto ko na lang, naalala ko, na nag-iusapin kami, nabanggit niya yun. Ang isang mga reklamo sa kanya ng asawa niyang babae, kasi puro ka games, puro ka games. Tanda na nun ha, kasi tanda ko yun. Naglalaro pa kayo, pastor, kung gusto ko pwede, di ba? Ang dami dyan, sino sa palagi bumibili ng mga mamahaling games dyan? Ang matanda na. Babae dyan, credit card. So yun, iniwanan ng asawa. Gusto niyo yun? Pwede kang ma-addict dyan. Nasabi ko sa'yo, tapos yung ganun, mahina siya. Magaling siya sa ibang bagay, mahina siya. Kasi, hindi siya nagabayan. So, yun ang masama dyan. Kaya, yun sinasabi ko sa inyo, may oras dyan, paglaban nyo yung church. So, dito lang, hindi ko ipapaalisin kung basta-basta lang eh. Unless napakakulit nyo. Okay, so kaya natin, mga Kristiyano, pinag-uusapan dito, huwag nyo nga hayaan na yung mga magandang blessing na nakuha nyo sa Panginoon, like ng kaligtasan, di ba, hindi nawawala yun, pero huwag mong ineglect. Huwag yung parang baliwala sa'yo yun. Kasi kung baliwala sa'yo yung kaligtasan, yung iba ka magdududo sa'yo, ligtas ba to? Binabaliwala mo, ligtas ka, tapos ibang tao hindi, okay lang sa'yo. No, at least aralin mo. Again, mahirap yan, soul winning eh. Pero at least aralin mo para makaka-relate ka rin pag nag-uusap dito. Basta bakit kaya kahit may trabaho, mapahinga na lang, mag-preach pa, soul winning pa. Eh, yung ibang kilala kong pastor, hindi na ginagawa yun eh. Diba? So kasi totoo yung labanan sa kaluluwa. So yan. So actually, umiikot dito talaga kay Jesus. No? Kinukumpara siya sa angels. Nang angels ay makapangyarihan, pero si Jesus lalo na. Men, alam niyo angels? Sino mas makapangyarihan? Si mga angels o si Jesus? Okay, siya yung pinakahari. Amen? So, dito tayo natapos. Sa 8. So yan, may sinasabi sa verse 8 na ang si Jesus sa panahon nila at sa panahon natin, alam natin si Jesus nasa langit. Hindi pa sinasubmit sa kanya lahat ng tao. Kasi may mga taong hindi naniniwala sa kanya, hindi pa pinaparusahan agad ng Diyos, di ba? Kung ikaw yung hari, hindi pwede 'yon. Pero ba't hinahayaan lang ng Diyos? Hindi pa kasi ngayon. Yung sinasabi natin. Okay, hindi pa ngayon, pero later mangyayari yun. Yung napag-aralan natin sa Revelation. Sino dito ng Sunday afternoon? Yung pinag-usapan natin dun eh. So matatapos yan, paparusahan yung mga hindi talaga, ayaw talaga makinig eh. So paparusahan sila ng Panginoon. Yung iba mamatay, yung iba actually lahat ng mga talagang yung iba papatayin. Especially yung mga Hudyo na tumanggi na sa kanya. Okay? So, pagka time na yon, si Jesus na yung pinakahari. Maganda yon, okay? So, paano ngayon tayo? San tayo? Eh, kung naglingkod ka sa Diyos, isa ka sa mga official. Itindihan mo ba yon? Officer? So, may kapangyarihan ka din pagdating ng panahon na. Kaya, ito, nasabi ko na to. So, ngayon, itong medyo nagtagal tayo dito last week, gusto kong baliktanawin kasi may sinabi siya dyan. Dinidescribe siya, makapangyarihan. Later siya yung maghahari. Pero sa verse 10, may sinabi siya dito. Bakit the for it became him? For whom are all things? Para kay Jesus pala lahat. Amen? Pero later, actually, bibigyan niya rin sa Diyos Ama yun. Still, sa Diyos yan eh. Sabi dito, sa kanya tayo galing. At by whom are all things? Para sa kanya tayo lahat. Sa kanya tayo galing, para sa kanya tayo, in bringing many sons unto glory. Eh na yung kaligtasan. Amen? So, hindi ang Diyos sobrang ano naman ang Diyos, masyadong ano, selfish. Pwede mo sabihin yon sa Diyos? Eh, mabuti ang Diyos. Kung sakali may kinukuha siya para sa sarili niya, sa kanya rin yun eh. Okay, never nating iisip yun, pero minsan naisip natin yan eh. Pero kung maintindihan mo talaga, okay,
For example, ito, bigyan ko yung example para maging masunodin kayo mga bata, ha? Sa mga magulang nyo. For example, itong si anak ko, lagi ko inuutusan yan, eh. Hindi dahil hindi ko kayang gawin yung inuutos ko, di ba? Pero para matuto sila. Alam nila kung sino yung dapat nila sundin sa bahay. At, tulad niyan, nakaluwag si tatay kasi hindi na kailangan si tatay maglaba, maglinis. Ano mangyayari kay tatay? Makakapag-concentrate ako sa dapat kong nagawa dito sa ministry tsaka sa trabaho. Ano mangyayari? Pag napromote si tatay, marami tayong pera. Kung marami tayong pera si tatay, talo ba yung mga anak? Siyempre hindi, kasama kayo doon, di ba? Eh sinasabi ko, hindi natin pwedeng purihin si Jesus. Oh Lord, tama na Lord, ah, tama na Pastor, tama na. Gupuri ako kay Jesus ng Sunday morning lang. Pagkatapos doon, next week na ulit. So, baka masobrahan siya, eh. Pwede ba yun? Hindi. No, pag pinuri mo ang Panginoon, naiintindihan mo, nakikilala mo siya, matutuwa sa sayo, ibe-bless ka niya. Hindi lang isang araw yan, patalino ka ng patalino, na-appreciate mo yung mga bagay. Nagiging humble ka kasi alam mo, nabubuhay ka sa buhay mo na hindi para sarili mo. Kasi may Panginoon nga, pinupuri mo siya, piniplease mo siya. Iniisip mo, ano mang dapat kong gawin mamaya, bukas. Dapat lahat siya nakaka-please sa Diyos. Hindi niyo ba yun? Nakaka-please, ibig sabihin, nakakasiya. Matutuwa ang Diyos. Eh pag ginagawa mo yung matutuwa ang Diyos, may gusto ba ang Diyos na pangit? Katulad niya, mag-memory verse ka, mag-soul winning ka, ang hirap, pero pangit ba yung maganda? Maganda yung para sa'yo even. Ang Diyos ay napupurihan, ikaw tumatalino ka, may mga bagay ka naiintindihan na yung iba. Kahit pipilit pa nila, hindi nila maintindihan. Kasi hindi sila sumasamba sa Diyos, hindi sila nagpapatuloy sa kanyang salita. So, ganun yan. Okay, medyo na-advance ako. Pero, yung sabi lang dito, para ang kagustuhan ng Diyos, mapuri siya, pero, dinala naman niya tayo sa glory. Especially yung mga naligtas. Amen? Amen. Sino ligtas na dito? O si Kino talaga, tinatry ko, parang di talaga eh. At least, alam niya, di ba? Si Reden, ligtas na ba si Reden? Ito mga to, na-share na kayo, di ba? Nasa maliliit pa to, okay. Ikaw, ligtas ka na, Jeff? Hindi pa. Calvi? Ha, hindi pa. Si Neil? Amen. Si Rain? Hindi pa. Okay. Magtanong ka, ha? Sa halip na magdaldalan tayo, basta, paano pa maligtas? Hindi pa ako ligtas, eh. Ha, yan, si Brother James. Ang galing yan, soul winning, ha? Eh, basta, inyo kasi, na-share na rin, kaso, minsan, kailangan pang ulitin. Kailangan... At iba sa inyo, ligtas na, hindi nyo lang alam. Kasi nakalimutan nyo. So, anyway. So, yun ang pinag-importante. Ang Panginoon mapuri, pero tayo ay kasama doon sa kanyang glory, especially mga maligtas. At dapat talaga maligtas. And make the captain of their salvation perfect through suffering. Medyo pumambi siya, no? Kasi... Salamat sa Panginoon sa kaligtasan, pero may sinasabi siya to make the captain of their salvation perfect through suffering. Nabanggit ko to last week, eh. So yung tamang mga leader ay hindi sila yung, oh sige, bahala kayo sumugod, ako dito lang. Ginawa isang beses ni David yun, napahamak siya. So si David matapang yan, pero pag sinabi niya hari siya, pwede niyang utusan lang iba, di ba? Hindi siya sumali, napahamak siya. Okay, may ginawa siyang mali at masama. So, pero si Jesus, ang Panginoong Jesus ay bukod siya ay tagapagligtas natin. Yung sinabi ditong make perfect, hindi ibig sabihin itong hindi pa perfecto si Jesus. Ha? Again, may kailangan natin maintindihan yung context nito. Pag sinabing make perfect, captain of their salvation, perfect through suffering, perfect yung para sa atin. Imagine mo, kunwari, ligtas ka nga. Tapos ang tagapagligtas natin, si Jesus, paano ka makaka-relate kay Jesus kung alam mo, Diyos lang naman siya, hindi naman siya tao? Diba? Paano mo masabi na naintindihan ka ng Diyos kung ang Diyos ay hindi naman katulad nating mga tao ay may kahinaan? Diba? So hindi mo mayon hindi ka makaka-relate, baka hindi ka maniwala. Pero pan-knowing na si Jesus nagkatawang tao, bayan mo na lang. Nakinig lang kayo. Nagkatawang tao siya, nahirapan siya, pinahirapan siya, pinakakusya sa krus.
namatay ni Libing, okay? At nag-suffer po siya sa hell. So kung alam mo yon, ma-appreciate mo lagi si Jesus. Yung sinasabi diyang, make the captain of our salvation perfect through sufferings. Then for both he that sanctifieth, okay, alalin natin to ha. Pag-sanctify, ano yung sabihin sanctify? Pinagiging banal. Okay, dalawa yan ha. Yung practical, ibig sabihin, kunwari, si Prince. Kunwari, dati napakakulit ni Prince. Pero paulit-ulit, narinig niya yung salita ng Diyos, di ba? Instruction ng Diyos, ng salita ng Diyos, narinig ni Prince. Yung kakulitan niya, unti-unting nababawasan. Di ba? So, ganun yun. Sanctification. So, lahat tayo may ibang kasalanan. Kunwari naman si, kunwari lang ha, si Reden. May tindahan ba kayo? Wala. Kunwari lang, may tindahan kayo. Okay? Kunwari, natutokso kang kumupit. Di ba? Alam ba yun? Ito si ano pala, meron tong tindahan, no? Ako dati may tindahan kami. Ang daming barya doon. Sa bahay kasi, maganda. Hindi ka nang pinagkukulang ng magulang mo. Hindi ka magnanakaw, di ba? Eh, kunwari lang, may gusto kang bilhin. Diba, Denver? Tindahan nyo, huwag kayong nanakawan, ha? So, pero pag nakikinig mo yung salita ng Diyos, iiwas ka doon, diba? Magnakaw, masama yun. Okay, pag laki mo, baka magnanakaw ka rin. Para kang si... Sino mo magnanakaw sa gobyerno natin? Madami, diba? So, yan. Pag sinabing sanctify, ginagawang banal, okay? Mga bata, hindi ko expected kayo, umatin lang kayo ng isang buwan dito, paglabas yun, nakaganyan na kayo. Hindi na kayo makabasag ng pinggan. Buti si Irene, tsaka si Christine, talaga mabait yan eh. Palagay ko lang, ha? Hindi ko lang alam yung kalokohan siguro. Okay. Pero, alala ko tuloy si Rachel, no? Stay natin. Amos na, ano nangyari? Yung module. Saan ba ako? So, yun. So, sanctify, pasinin niya, for both he that sanctifies, pag sinabing he that sanctifies, siya yung gumagawa sa inyo na banal. Okay, paano ka ba pinapabanal? Pababawi muna natin, ha? Banal ka ba ngayon, si Michael? Banal ka ba ngayon? Alam yung banal? Ano yung banal? Walang kasalanan, di ba? So, hindi naman walang kasalanan, pero at least nababawasan. Okay, nabanggit ko kanina, nagnanakaw, syempre, iwasan mo na yun. Yung makulit, iwasan mo na yun. Maingay. May sabi sa kanina, makulit. Mabawasan mo na yun habang nagiging banal ka, di ba? So, sinasabi dito, may nagpapabanal daw sa atin. Sino yun? Walang iba kundi si Jesus. Pastor, paano mangyayari? Katulad niya nga, kung nakikinig ka lagi ng salita ng Diyos, iniintindi mo yan. Okay, si pastor, inaaral ko yung paano nyo kayo mababago ng salita ng Diyos. Makapangyarihan naman salita ng Diyos, kaso nga, kailangan din deliver ng tama. Amen? Tsaka kinikilala ko rin kayo. Salamat sa mga ano. So, iba dito nagtitiwala sa akin, kinukwentuhan ako, pastor, si ganyan, ganito, sinusumbong, di ba? So, pag dito, huwag na kayong maingay. Okay? At least, nakikilala. Kailangan ko kasi yan para mapanalangin ko. Amen? Sabi dyan, siya na nagpabanal sa inyo at kayo na pinagiging banal. Ay, sabi dyan, iisa. Okay? Anong kinalaman nun? For which cause he is not ashamed to call them brethren. Ganito po yan. Si, nakita na natin sa chapter 1, tsaka sa nakauna ng chapter 2, si Kristo ay Diyos, di ba? Kumbaga tinataas siya. So, nasabi ko yun sa kanya kanina, hindi yun kalabisan sa Diyos kasi siya ibanal talaga, siya ay karapat-dapat. So, kung kakambyo naman siya ngayon dito, dapat, para ma-appreciate natin doon, nabanggit ko sa inyo kanina, pag si Jesus ay naghari na dito sa mundo, kasama tayo doon. Hindi tayo iwan. Amen? Pero di nga, depende nga kasi yung iba sa atin, masipag, yung iba matapat, yung iba hindi masyado, iba, andito nga, wala sa puso minsan yung pagpunta dito. Hindi tayo pare-pareho ng ranggo. Amen? So, para ma-encourage tayo magtapat sa Diyos, sinasabi dito sa atin na iisa tayo sa Diyos. Okay? Hindi tayo, alam niyo yung sinasabi natin, parang iba ako sa iyo.
Ito parang ibang tao naman ako. Alam niyo ba yun? Naintindihan niyo yun? Nari, papasok ko. Ito, napansin ko nga sa inyo. Papasok ko sa bahay ni ganyan. Diyan ka mo nakatira? Sabi ko, hindi po. Kasi parang hindi ka na ibang tao. Ano, di ba? For example, ha, sino pinakita ko sa inyo dito? Kala ko, magkakapatid kayo eh. Kasi papasok, labas-pasok kayo sa bahay nung isa eh. Kasi hindi kayo ibang tao na sa kanila. Hindi nyo ba yun? So, sinasabi dito ngayon sa atin sa verse 11, si Jesus daw ay mataas, di ba? Pero, tayo ay ang tawag niya sa atin, ang turing niya sa atin, kapatid. Intindihan nyo ba yun? So, hindi tayo dapat maingit kay Jesus, na itaas siya. Hindi natin kailangan, kung siya ay Panginoon, siya ay tagapagligtas, siya ay hari ng mga hari, dapat matuwa tayo. Okay? Kasi ang turing niya sa atin, mga kapatid. Amen? Siguro, panganay siya, ganyan. Amen? Amen. So, huwag niyo siyang turing ng katulad ng ngayon, kuya mo na loko-loko. Hindi, ganun. Siyempre, siya yung pinakamatino na kuya. Okay? So, maganda ba yun? Kapatid natin si Jesus. Ano ba talaga, pastor, kapatid o Panginoon? Eh, pareho. So, yung sabihin, huwag mo siyang babastusin na parang, oy, kumusta ka dyan? Anong kuya? Hindi, ganun ha. May paggalang. Pero, sa context ng pagiging worthy, di ba siya yung pinaka-worthy, pero kasama tayo doon sa marami niyang blessing. Amen? Sa mga rewards niya. Okay. So, yun lang yun. Kaya sabi dito, si Jesus mismo, hindi siya nahiya ang tawag niya sa mga mananampalataya kapatid. Amen? At yan po ay matagal na nakasulat yan. Ito daw po yung kinote sa Psalms. Okay, sabi dito, saying, I will declare thy name unto my brethren in the midst of the church, I will sing praise unto thee. Kapatid ang turing sa atin. Sabi dito, and again, ito sa ibang place naman ng Bible, ng scripture, I will put my trust in Him, and again, behold, I and the children which God hath given me. Okay, para tayong magkakapatid. Old Testament pa, ang turing na sa atin sa mga kapatid, mga mananampalataya kay Jesus, mga kapatid, at pinagmamalaki niya tayo, gusto niya tayong makasama. Okay? So ngayon, ano ngayon, anak tayo? Eh sabi dito, for as much then as the children are partakers of flesh and blood, okay? So, nabanggit ko last time sa inyo, kunwari, si, yan, obvious naman, anak ko Stephen, di ba? Tinitingnan ko itong mga ito, natuwa rin ako na ewan eh. Si Shana, sana, sabi ko, sana iba naman itsura ni Shana, para, ano, kamukha naman sana ni nanay niya. Kasi pag tinitingnan ko, wala, talagang magkakamukha eh. So, pag anak mo, partakers of flesh and blood, kamukha mo, di ba? At yung sa akin ay napartihan ko sila, okay? So, ganun din yung mga anak ng Diyos. Kaya minsan, huwag kayong magtaka din. Yung iba sa atin, nabanggit ko lagi sa inyo to, sa church, minsan yung iba nga again, yung iba dyan, patent natin lang. Hindi talaga anak ng Diyos. Yung iba dyan, magiging kasiraan pa yan. Kaya mag-ingat kayo. Okay, pero makikita nyo, yung anak ng Diyos, merong pagkakakilanlan sa Diyos. Diba? Gusto niya yung Bible. Ano pa? Yung mga anak ng Diyos. Okay, hindi ibig sabihin lagi siyang masipag. Minsan, tinatamad din yan. Pero mahal niya ang salita ng Diyos. Amen? Ganun ang anak ng Diyos kasi partaker siya ng flesh and blood. Ganun daw yung mga tatay sa anak. So, ganun din tayo sa Diyos. He also himself likewise took part of the same, that through death, he might destroy him that had the power of death, that is the devil. So, itakil natin to, ha? Hindi tayo natapos kanina sa 15. So, sino dito ang takot mamatay? Okay, pag namatay kayo, pagligtas ka, nasa langit ka. Ano ba? Naniniwala ba kayo doon? O, ba't kayo matatakot? Diba? Yun ang totoo, minsan kasi doon binibiro din ng pastor. Huwag muna. Okay? Kasi nga, especially sa inyo, maganda mag-ipong kayo rewards. Diba? Para masaya. Kasi forever na yung langit eh. So, tsaka maraming bagay pa. So, pansinin natin, sino daw yung may kapangyarihan sa kamatayan? Sino? Sino yung kayang pumatay? Sino maglagay sa impyerno? Ang Diyos yun. Okay, pero sinasabi dito, had the power of death.
ang gamit niya, kamatayan. Ibig sabihin, pinapanakot niya yan. Ano ulit yung death sa Bible? Nalala niya, soul winning. Ano yung death? Yung mga ligtas ba mamamatay? Okay, mamamatay yung laman natin, pero hindi tayo patay. According to the Bible, kasi nga, langit tayo eh. So, sino doon yung power of death? Yung devil. Ibig sabihin nito, ganito. Kaya yung mga nagtaas ng kamay kanina, takot mamatay, baka either hindi pa kayo ligtas or ligtas na kayo. Pero hindi kayo, hindi nyo pa naintindihan na mas masayang mamatay pag Kristiyano nga. Pero mas maganda kung maraming ka rewards. Okay? So, pansinin nyo, parang finish ko na ito sa Mother Church. Eh. For example, si sinong mahal na mahal yung nanay nyo? Dito. Ikaw, Jeff, mahal na mahal mo yung nanay mo? Eh, ligtas ka na ba? Nanay mo, ligtas na. O, anong gagawin natin? Ha? Okay lang ba sa impyerno, mama mo? Anong gagawin natin? Jeff, anong gagawin natin? Mahal mo pala yung nanay mo eh. Share-sharean. Okay. Sino mag-share? Oh. Tama, tama. Nakatawa. Tama yun. So, anong gagawin mo? Diba? Pwede mong paalala kay Pastor. Pastor, share natin nanay ko. Diba? Ano pangalan nanay mo? Ha? Nita. Nashare ko na ba yun? Ah, nasa ibang bansa. Okay. Banggitin mo ako, ha? Na gusto ko sabihin, natin may example, ganito yung ginawa ang example sa Mother Church eh. For example, si ano na lang, si Denver na lang. Mahal mo nanay mo? Ate Dolores ba yan? Kunwari lang ha, hostage yung nanay mo. Okay? Tapos, pinapagawa ka ng masama. Okay, Denver, sige. Papalayain kong anak mo, kaso patayin mo muna si sino bang kalaban sa politika kung natin ni ano. Marami lang ha. Wala akong maisip eh. Kung natin si Terlianes. Okay, nahuli ka ni Bongo. Marami lang. Nag-invento, hindi ko alam, hindi ko sinusundan lahat yan ha. Politika, kung natin lang. Kung natin, loko-loko yan si Bongo. Galit kay Terlianes. Siyempre, hindi naman sila ipapatay dyan. May umuupa yan ng tao. So, nakita si Denver, ano ka pala? Nagtatrabaho ka kunwari kay Italianes. Kasi so, pwede ka makapasok doon. Diba? Ikaw pala yung cook, Italianes. Pwede mo lasunin, diba? So, babayarin ka ngayon, oh. Hindi ka lang babayaran. Papatayin yung nanay mo. Pag hindi mo ginawa yung gusto nila, di ba? Patayin si Trillanes, kunwari. Ang tanong ko sa iyo, gagawin mo ba yun? Patay nanay mo. Ha? Theoretical lang, ha? Ano? Ano na? Okay, kaso wala eh. Nakakulong na hostage sa malayong lugar. Paano yan? Mga pelikula, ganun eh, di ba? Ha? Yung totoo? Ha? Denver? Ang hirap eh, no? Ang hirap naman yan, Pastor. Eh, ano nga lang eh. Nangyayari yan. Kala nyo pwede nangyayari yan. Ano gagawin mo? Napatay mo ba si Trillanes? Ganyan din sagot sa akin eh. Sa Mother Church, kasi nga theoretical lang naman eh, kaysa naman matay yung nanay ko. Diba? Pero alam nyo ba, kasi nga hindi ka pa natutuluan ng gusto, okay? Ganda sabihin ko sa inyo, ito na lang, sige. Another naman, another kwento, kung nakasi Irene naman. Nakasi Irene, may dumang sasakyan dyan, tinutuwang ka ng baril, sabi, sumama ka sa akin, papasok ka sa sasakyan, papasok ka ba sa sasakyan? Pag hindi ka pumasok, babariling ka. Papasok ka ba sa sasakyan? Ikaw, Nadine? Hindi, si Christine. Tinutuwang ang baril, pumasok ka dito, kikidnapping ka.
Pag hindi ka pumasok, babalilin kita. Napasok ka ba? Ang hirap naman, basta. Kaya nga, alam nyo, nangyayari ito. Saka natin ito takil. Si Jamie. Hindi, si Jana. Mga babae muna. Si Juliana. Ibabariling ka. Mamamatay ka na lang, di ba? Oh, very good. At least, mga galing yung babae. Ha? Kasi ganun din yun eh. Either papatayin ka dan, or baka hindi ka patayin, pahirapan ka. Masama yung tao, di ba? Sinasabi ko dito, pag alam mo sa langit ka, matatakot ka bang mamatay? Eh, pastor, paano yung nanay ko? Ganun din yun. Nalala yung kwento ni Abraham. Eh, bata nga si Abraham, anak niya, gusto, mahal niyang anak, pinapapatay sa kanya. Diba ka? Pero, in this case, ang Diyos yung nagsabi pamatayin niya. O, anong ginawa ni Abraham? Sumunod siya. Munti ka na. Diba? Kasi ang Diyos ang may hawak ng lahat. At siya ang nagbigay ng buhay, pwede magbuhay sa'yo, kahit mamatay ka, pwede kang buhayin magmuli. Okay, so, ang gusto niya, kabutihan, syempre, huwag kang gumawa ng masama. Kahit ano pa yan, hinostage yung nanay ko, bubuhayin ng Diyos ulit yan eh. Kung sa langit siya, di ba? At kahit hindi siya sa langit, ano yun? Gusto mo bang, ano bang gusto ng Diyos mong, anong gusto ng Diyos gawin mo? Meron bang any instance sa buhay mo na gusto niyang gumawa ng masama para sa buhay o kamatayan? Wala. Yun yung sabi ko dito. Okay. Ang Satanas, si Satan, may kapangyarihan siya over death. Ibig sabihin niya yung panakot niya. Mamamatay ka, mamamatay ibang tao. Diba? Pupunta sa impyerno. Panakot niya kung ligtas ka na. At pag soul winner ka rin, again, sinabi ko kanina, sinira mo na ibang tao, nasasabihin sa'yo, eh, mamamatay ito, mapunta sa impyerno. Ginawa mo na yung part mo eh. Diba? Hindi ka hold accountable ng Diyos. At ang Diyos ang ultimately may papahintulot niya yan o hindi. Naintindihan niyo ba yan? Sa kwento natin kay Denver, ang Diyos ang bahala doon kung talagang ipahintulot ng Diyos, wala na sa mga kamay mo yun. Amen? Kaya yung pag-ibig na yan, ilagay natin sa tama. Huwag nating mahalin. Minsan, kunwari, may kaibigan ako, mahal na mahal ko, eh, bakla. Sabi ni Pastor, masama daw yun. Ayoko na kay Pastor. Ayoko na sa Bible. Diba? Kahit wag na lang si Pastor, eh. Ito yung sinabi ng salita ng Diyos. Anong gagawin mo? Mas mahal mo yung usino yan? So, hindi dapat ganun. So, nabanggit ko lang yun, ha? Kasi yun ang nakuha ko talaga dito, naintindihan ko eh. Kaya sinil ko sa inyo. Kaya sabi dyan, and delivered them who through the fear of death were all their lifetime subject to bondage. So inulit niya dito, ang may kapangyarihan sa kamatayan o ginagamit yung kamatayan is Satanas. Parang yun nga, hostage taking yan eh. Nang-hostage yan si Satanas. So tatakutin kayo. No? Ngayon, pag takot ka sa kamatayan, takot kang mamatay, hindi ka, wala kang magawa sa kanya eh. Patayin pala ako niya eh. Okay, mapupunta ako sa impyerno. Pero pag ligtas ka na, parang nakalaya ka na dun. Tama ba? Bali, wala na yan. Kwento ko na lang ulit ha. Meron kasi daw isang libro. Kilala si Lazarus. Lazarus. Yung namatay, tapos binuhay ni Jesus. So, naranasan niya na mamatay, pero binuhay siya. Talagang patay yun, ha? Kasi nasa, ano na eh, nasa grave na, nilibing na eh. Patay yun. Eh, kaso binuhay siya ni Jesus. Ngayon, tanong ko sa inyo, kung ikaw si Lazarus, tatakotin ka, papatayin kita. Matatakot ka ba sa kamatayan? Galing ka na nga dun eh. Nakita mo, kaya kang buhay ni Jesus. O, matatakot ka bang mamatay? Hindi na, di ba? So, yung sinasabi ko dito, kaya pag sinabing deliver, yung sabihin ito ay niligtas. Niligtas ka niya, si Jesus, sa pamamagitan, yung tayo daw ang tawag sa atin, mga takot tayong mamatay. At tayo ay parang nakakulong dahil takot tayong mamatay. Ang gusto lang natin lagi i-preserve, buhay natin. Ultimately, hindi mo naman kaya talagang yan i-preserve, di ba?
Yun ang ginawa ni Jesus. Okay? So, sana naintindihan niyo yung part na yun. Okay, kayo mo nga muna, pakibasa, ready? 16, go. For verily, not only in the nature of angels, but it opened in the seed of Abraham. Okay, so binabalik niya yung fact, yung katotohanan na pinapalala niya ulit, bakit siya nagkatawang tao? Pwede naman siyang, yung katulad nung napanood natin mga superhero, niniwala pa ba siya mga superhero na yan? Galing talaga nyo. Ay, Superman. Galing. Imagination lang nila yun eh. Pero, sa case natin, hindi tayo talaga maliligtas kung yung ating tagapagligtas naman ay sa case natin, ito yung kaya kung sumasama kay soul winning, dinevelop ko yung aking yung aking ano illustration na yon para mabilis at maintindihan kahit bata at kahit matigas ang puso niya kasi sa yung pinapasagot ko na nakikita nyo ba yon para maintindihan niya ano yung justice yan. So bakit kailangan matay ni Jesus? Kasi hindi pwedeng basta lang tayo ligtas lahat. Di ba, nasa rin justice doon. Eh, lahat makasalanan tapos lahat sa langit. Di pwede yun. Pero kaya sinasabi dito, si Jesus ay pinili niya na siya ay hindi siya angel na isang ganyan lang niya. Okay, ligtas na kayo. Di ba? Alam niyo ba, utusan pag na-rapture tayo, nabanggit ko nung Sunday, di ba? Sinong utusan? Kukunin tayo? Mga angels yun, mga pangyarihan yun eh. Diyo, ililigtas tayo nun. Bago sirain tong mundo, ibuhos yung rat, buhos yung galit ng Diyos, parusahan to, kukunin tayo ng mga angels. Pwedeng gawin ng Diyos yun kung tama yun, kung gusto niya. Pwede na pinili niya, anong ginawa niya? He took on him the seed of Abraham. So, sa Galatians na pag Friday, yun ang tinatakil namin. Seed of Abraham yan, si Jesus yan. Pero pwede rin natin isipin at ang talagang ano ng seed is parang anak. Okay? Hinayaan niya maging seed siya, ibig sabihin maging tao siya. Nagkatawang tao siya, yun ang pinili niya. Bakit? Kasi sabi dito, wherefore it in all things it behoove him, okay, behoove. Okay, hindi yan, ano ha? Matutunan kayo ngayong umaga, hapon. Behoove, pag sabi ng behoove is parang yun ang nararapat. Okay? Wherefore in all things it behoove him to be made like unto his brethren, that he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make reconciliation for the sins of the people. Ang dinidescribe niya lang dito, again, the soul winning, yung sinasabi natin, ganun na ganun. Hindi niya hindi siya pwedeng hindi mamatay, hindi siya pwedeng Diyos, tapos hindi siya tao, hindi pwede yun. Hindi niya mararanasan yung sakit, hindi niya mararanasan yung hirap. Hindi niya mararanasan. So, kaya kailangan siyang magkatawang tao. At sabi dito, maganda yung para sa kanya. Ibig sabihin, hindi maganda yung pero mas ginusto niya na yon. Okay? Makinig lang dito, makinig lang. Tsaka yung mga sisitaw na yung sumitsit. Ha? Kutosan nyo na lang. Hindi. Kalabitan nyo lang. Ayun sabi dyan, no? Kasi faithful high priest, again, yung priest naglalapit sa Diyos, sa tao, yung tao nilalapit sa Diyos. In things pertaining to God, medyo malalim to eh. Balikan ko lang ang yung sa nabanggit ko na ito mga past weeks. Nalala nyo pa yung mga priest sa Old Testament, anong ginagawa nila? Nag-sacrifice sila ng hayop, sila yung naglalapit. Okay? Ang dami nilang ginagawa actually, meron pati yung mga sakit nila, yung priest yung nagsasabi kung magaling ka na o hindi. Ano pang ginagawa ng mga priest? Basta may bagay na may kinalaman sa Diyos. Kasi sabi dyan, oh, lahat ng bagay na may kinalaman sa Diyos. Okay, so dito sa case natin, syempre yung mga unsaved, tayo naglalapit sa kanila sa Diyos, di ba? Winiwin na sila. Pero, by the way, yung mga priest na to ay parang sila yung nakatoka dun. Okay, sa gawain ng Diyos. Yung nasasabi dito. So, ang ginawa nun, si Jesus, pinerform niya yun. Okay? Siya yung naglapit ng tao sa Diyos.
Okay, saan kaya sabi dyan? To make reconciliation for the sins of the people. So, pinagbati. Okay, may magkaaway ba dito? Alam niyo yung kaaway? Sino may kaaway dito? Wala. Dati, may kaaway kayo. Yun yung aminin eh. Matama naman yun na wala kang kaaway ngayon ha. Pero nanasan nyo na may kaaway ka? Tukad pa nga eh. Pagkaaway mo yan! Nag-uusap ba kayo? Hindi, di ba? Hindi maayos. Kung nag-uusap man kayo, bulyawan. So, hindi maganda. Ganun tayo dati sa Diyos. Okay? Hindi, pastor, hindi ko inaano niya, pero hindi mo siya kilala. Hindi mo siya kilala, hindi mo ginagawa yung gusto niya. Binabaliwala mo kasi nga, hindi mo siya kilala. So, kalaban ka pa rin ng Diyos. So, pag kalaban ka ng Diyos, sino dapat magbab... Di ba, ang ginagawa naman nung sa inyo, kunwari, si... Well, si Denver, saka si Roniel, nag-away. Anong gagawin ni DM ngayon? Kunwari, magkaibigan sila. Eh, pangit naman kung magkaaway tayo, sabihin, di ba? So, ang gagawin niya, re-reconcile. Ano ba yan? Huwag niya, kalimutan niyo na yung problema niyo, di ba? Ano, inutangan pala, hindi binayaran eh. So, si DM, yung sa ginagamit ko sa winning, di ba? Eh, si DM pala yung may... Ano, talagang nagkaroon ng utang si Denver kaya, no? Mahirap ma-resolve yan, pera yan eh. Eh, naawa talaga si DM, siya yung nagbayad sa'yo. Diba? Siyempre, mahihiya ka nun, diba? So, mag-usap na lang. O, sige, kunwari, 1,000 yun. Sige, 500 na lang. O, sige, bati na kayo. So, yung nagre-reconcile, siya yung nakikipag-usap, siya yung mag-sakripisyo eh. Patulad nun, magbati lang kayo, mabira, wala akong kinalaman sa away nyo eh. Oh, yan, 500, no? Diba? So, ganun ginawa ni Jesus, siya yung nagbayad sa atin. Ngayon, nireconcile tayo sa Diyos. So, salamat kay Jesus. So, yun na nga, for in that He Himself hath suffered being tempted, He is able to succor them that are tempted. So, kumpletuhin ko na yung tinukwento kanina, katulad nga nun. So, pag pinagbati na kayo, nag-sacrifice na, yung nag-reconcile, sa case ng kwento natin si DM, so, hindi madaling gawin yun. Amen? Hindi madaling gawin yun. Pera yun eh. Paano wala ka rin pera? Yung iba, mauutang pa yan. Nangutang ka para sa utang ng iba. Para lang magkasundo. Para wala nang away. Diba? Katulad nyo, pwede rin yung mga kulit dito. Basto, ba't yung pinaalis? Si ano? Pinalabas mo si Rain. Basto, ano? Mga si Brother James. Papasukin na natin si Rain. Ano lang yan eh. Talagang hindi lang naturuan yan. Saka bata pa kasi. Okay? Pag ikaw yung nagre-reconcile, ikaw yung may kiusap sa dalawang tao. Ganun ang ginawa ni Jesus nung namatay siya para sa atin. Amen? Ganun yun. Kaya tandaan nyo po yan. Kaya inaaral natin to. Minsan medyo malalim din naman. Kaya nyo intindihin niya. Pero pag paulit-ulit at tama yung turo, maintindihan niya, ma-appreciate niya si Jesus. Hindi siya magiging parang ano sa inyo, parang iba na parang lang siyang religious icon. Basta Kristiyano, Kristo, mga Muslim, Muhammad, pareho lang yun. Hindi pareho yun. Okay, napakalayo. Si Jesus namatay siya para sa mga tao. Ganun ba si Muhammad? Mali, hindi, di ba? Si Muhammad ang maraming pinatay. Para sumali sa religion nila. Si Jesus baliktad. Okay, siya yung namatay para sa mga tao. So, at sinabi dito, dahil siya yung namatay para sa iyo, sabi doon, He is able to succor them. Pag sinabing succor is, parang alagaan yan eh, or pwede siyang maka-relate. Okay, tingnan rin natin ha. Pero ang soccer, alam ko yan, parang ano yan, di ba, nanay sa anak, pinapadede. Yun yun eh. Pero mayroong ibang ibig sabihin yan, na parang i-comfort. Relief, help, yan, help, tulungan. Okay, para matulungan ka ni Jesus, siya yung nag-suffer sa inyo. Okay, ganun yun eh. Sino dito yung kayang gawin nyo? Magsakripisyo ka para sa ibang tao. Mga bata, hindi nyo pa iniisip yan, di ba? Kaya nyo lang kaibigan siya kasi ngayon,
Alam ko, laro-laro, wala ka ng ibang kasama eh. Pero pag magsasakripisyo ka, kunwari, yun nga, nabanggit ko kanina. Kunwari yan na lang, yung goma na yan. Okay, na, nag-away sila dahil sa goma. Ikaw, marami kang goma. Para lang di sila mag-away, ibibigay mo yung goma mo. Gagawin mo yun, Prince? Hindi, syempre hindi, di ba? Kasi nga, bata, hindi mo naintindihan na mas mahalaga yung relationship nila kaysa sa goma na matutunaw din niya, pwede mong kitain niya, pwede mong bilhin yan. Pag naintindihan mo yun, mga bata, pwede ka na rin magsakripisyo. Ganun ang ginawa ni Jesus sa atin. Andun niya, kaya pag ang ganda nito, pag inaaral mo ito, napakalalim nito, gayahin mo lang si Jesus, malaman mo lang yung ginawa niya, tapos gayahin mo, at least intindihin mo. Bakit kaya ginawa ni Jesus yun? Yan. Buong buhay mo, isipin mo yan. Mas mayiging matalino ka. Lagi may kinalaman yan sa lahat ng actually kay involved mo sa buhay mo, sa trabaho, sa pamilya, lahat yan. Sacrificio na yan. Okay? Tatapusin na muna natin to. May question ba kayo? Question. Sige, kahit isa. Question. Ba't mga walit yung ba? Sige. Ano ako, nagtas ka ng kamay mo. Sige, sino magkatanong? Wala na, okay, sige. Stay. Lord, I'm salamat sa topic niyo. Tapos namin yung gusto, Panginoon, yung gusto nyo to, we pray na taas sa aming buhay, ang Panginoong Jesus, makita namin ang kanyang sakripisyo, kahit siya po'y anak ng Diyos, ay Diyos, magpandun po yung kanyang willingness na mag-sacrifice, kailangan, Panginoon, para sa aming kaligtasan, hindi matatapos yung Panginoon, siya po'y makakatulong sa amin sa mga maraming bagay na sa buhay namin, magpunuhan na kami, Panginoon, kung willingness namin, ang kanyang ginawa. Kanyang mga aral na napaganda para, Panginoon, minsan na nag-iinis kami, kaya po, minsan may mistake, medyo hindi ako hindi ba, masyadong malalim, pero yung pala ay ito yung nabibigyan namin, ito yung makakulong sa amin. Sa panahon namin ngayon, ito yung mga bata ito, tapigay yung laki namin, pagyan pa po natin kung magkiwala sa inyo. So, pray na ang bata ito, Lord, nastabi sila sa inyong kalooban, sa church, yung salita, Panginoon, at tuluhan ako sa panahon pa ngayon magdarating, case na Panginoon ng detect o mga ito, Lord, na hindi magtapat sa inyo, hindi lumiban sa church, ang daming sa pananampalataya, Panginoon, we pray na samahan niyo kami, tuluhan na pulit kami kapag yung pangalingkod, at mga nagtatapat na sa inyo, Panginoon, reward them accordingly, Panginoon, ang kanisin ko po, Panginoon, at lalo mo kapagpatuloy, Panginoon. Mga dati, in Jesus' name,